difference ng ano sa market sa palengke tayo mamimili, 'di ba? Pawisan, tapos siksikan. Pag dito sa mall, ayan, pag since kasi may transaction ako dito every Monday, so trinay ko ngayon mag-grocery. Tingnan natin yung price mamaya, okay? So yun, doon natin kasi makikita kung ano yung mga kaibahan talaga. So syempre, unang-una sa atmosphere, ayan. Kasi maaano tayo. Kumbaga, hindi ka makakipagsiksikan. Pipila ka lang. Tapos, syempre, less langaw. Less, parang marami yung paligid. Kasi usually sa wet market, ganun eh, no? Mas marami sa ang langaw at saka ano. So, yun ang kaibahan ng kapag nag-grocery ka sa supermarket at saka sa wet market. Yun ang pagkakaiba. Yan, oh. Same lang ang price sa SM. Yung orange dito is 100. Sabi ko sa'yo, kahit sa palengke ka bumili, mas mura pa lang unti. 125. Pareho lang naman siya ng price. Yan. Oh, nakabalot din siya. Pwede na dito. Yes, hindi ba nakabalot? Hello mga ka-Chubby Lips, good morning, magandang araw, magandang gabi, kung anong oras man mapanood itong ating vlog. Ayan, so yung tatalakayin natin ngayon, yung titingnan naman natin ay kung ano ang kaibahan ng supermarket o wet market at kung saan nga ba mas maganda ang mamili, kung sa supermarket or sa wet market. Kasi 'di ba, kilala yung mga Pilipino sa pagiging matipid at sigurista. So, lalong-lalo na sa pamamalingke. So, ano nga ba ang pagkakaiba ng supermarket at ng palengke? Ano nga ba ang mas the best na bumili ng mga kailangan natin sa pang-araw-araw natin? Pero bago natin sagutin 'yan o bago kayo mag-sumagot ng kung ano nga ba ang kailangan, tingnan natin yung mga pros, yung mga cost and consequences or mga pros ng supermarket. Halimbawa, malinis, syempre. Ayan, tapos may aircon. Mas masasabi yung timbang ay mas sakto at walang daya kasi may nagsasabi na kapag palengke daw ay sabi may daya nga. So nagsasagawa ng mga promo at ng mga bundle ng mga produkto, nagbibigay ng resibo ang mga imported na products na mga minsan ay sa supermarket lang talaga meron o mahahanap dahil wala ito sa palengke, limited lang. So ito ay pabor sa mga busy at nagmamadaling tao dahil mas organized yung supermarket. May cart din na napakalaking tulong kapag tayo namimili, lalo na kung marami yung ating mga pamimilhin. Okay? So meron ding halimbawa, hindi lamang ang pagkain na tinitinda rito ay iba't ibang kagamitan sa bahay, madalas nating kailangan yan. So kung may mga bibili tayong kagamitan din sa bahay, pwede na nating maisabay dahil kompleto na nga sa loob ng supermarket. Yung mga ganitong setup, yung mas madali na sa mga mamimili, yung bumili ng lahat ng kinakailangan sa isang lakaran lang or sa mas dipidin pati ng oras. Kagaya sa akin halimbawa, kung ako ay may pinuntahan dito sa supermarket, ayan ngayon, so may pagkakataon na mamili pa ako ng mga ibang bagay. Okay, so yung mga consequences naman dito ay mas mahal. Syempre sa supermarket, mas mahal. Minsan, hindi maiiwas yung mga may depekto itong prutas o gulay dahil late sa pagde-deliver o kaya minsan na-stock. So, hindi maipagkakaila na ibang mga produkto dito ay may halong mga chemical para tumagal sa mga estante. So, kalimitang ginagamit din dito yung freezing method dahil ito yung pagparaan nila para mapanatili yung pagkasariwa ng mga karne. Isa lamang yung supplier, kaya wala kang pagkakataong makapili ng mas mga murang halaga sa produkto na iyong hinahanap. So, ang mga ano naman ang meron sa palengke, ang pros naman ng palengke ay mas fresh ang paninda at makakasiguradong bagong delivery ito. Maaari kang tumawad sa mababang presyo kung medyo namamahalang ka. Maaaring bumili ng dami or ng sakto lang sa pangangailangan mo. Hanggang 5 piso hanggang 2 stress pwede sa mga sibuyas at kamatis or ano man yan. So karamihan sa mga magtitinda dito ay mga lokal na nagninegosyo kaya galing sa mga farm kaya hindi na hinahaluan ng kemikal at kagaya ng mga ginagawa ng malalaking kumpanya na nagdi-deliver sa SM. So makikita mo na sariwa pa ang mga manok, produkto katulad ng isda, manok, baboy at saka iba pa kasi sa palengke ay araw-araw talaga ang delivery at angkatay ng mga manok at saka mga baboy, mga isda, ganun din. So makikita mo na sa maaari kang magkumpara ng presyo ng mga bilihin sa iba't ibang tindahan bago ka mamili para makasigurado na yung pipiliin mong bibilhin ay yung pinakamurang halaga. So may pagkakataon ka rin magkipagkaibigan sa tindera kaya ang tawag diyan ay nagiging ang tawag dito ay nagiging suki. So kapag napagkakatiwalaan na yung magtitinda na talagang maganda yung mga produksyon niya, di kalidad, tapos
Kadalasan yan, yan yung mga tinatangkilik na ng bumabalik-balik ng mga customer. At sa pagkakataon na yan dyan na lumalabas yung managkakaroon ka ng malaking discount. Okay, so ano naman yung mga cons ng mga sa palengke? Sabi nga ay maputik at hindi mapagkakailang may karumihan at mabahong amoy, di ba? Minsan hindi maiwasan ang mga uri ng mga nagtitinda, nagsasamantala sa mga mamimili, katulad na laman ng mga paghahalo ng mga lumang produkto sa pakete ng karne, gulay, isda, at saka iba pa, yan ang sabi nila, okay? Minsan ay may mga pandarayang nagaganap sa timbangan na ginagamit. Pero dito sa timbangan na to, dahil kami ay taga-palengke, paglalaban namin yun na kami ay saktong timbangan dahil may bumibisita na dito na munisipyo, tinitiyak talaga na ang aming timbangan ay nasa tama. Okay, so malaki ang chance na makontamina ng paninda sa, dahil sa wet setup nito. Yes, aminado tayo dyan at maraming langaw at germs na maaaring makasama sa kalusugan ng mga mamimili. Pwede, kung hindi mo nalilinisin yung mga bibilhin mo, di ba? So, hindi organized at tsak na kailangan mo maglaan ng oras para sa paghahanap ng iyong bibilhan. So, sa madaling salita naman talaga, ang pagdidesisyon ng mga pamimili, ng mga pagbibili natin, mga kailangan natin, ay nasa sayo, depende yan sa budget na kaya mo, depende sa oras mo, at sa kung kalagayan at panahon na kung na mamimili. So, ako, ang masasabi ko dahil ako ay nagtrabaho sa supermarket, sa department store, at yun na ngayon ay dito ako nagtagal sa palengke. So, masasabi ko talaga na halos wala rin kaibahan talaga ang mga, ano nila, yun lang, kunti lang talaga ang diferensya na nila. Depende na lang sa lokasyon at saka sa mga pamamaraan ng mga, yun nga, ng mga pamimilihin. So, sa totoo lang, yung pagdating sa mga fresh, totoo yan, laging bago yung deliver, at saka yun nga, sinisigurado din natin dito. Pero sa palengke, ang sanitary permit is required din ng City Hall. So, hindi rin kami dito pwede magtinda ng walang business permit. Kaya yun, at yan lang yung masasabi natin ng sa supermarket at saka ng palengke. Ayan nga po mga kaibigan, ang palengke po na ating minamodel ngayon ay dito po yan sa Signal Talipapa dati. Si Central Signal Talipapa. So yan po ang palengke dito. Yung old palengke po na may bubong po ay marami rin po dito ang mga suki-suki na yan. So yung mga paninda po dito ay talagang fresh din. Ayan, nandito rin po yung mga wholesaler at saka retailer ng ating mga lumpia wrapper, nung mga sagugulaman, nandito po yan. At saka yung mga sa area na to, yun, nandito yung mga sagingan, yung nyugan na maramihan, na mabilisan. At saka medyo mura din. And syempre, nandito din sa Central Signal sa loob ng sa Old Market, sa Maunlad, under Maunlad Market, yung wholesaler natin na si Mr. Mill, yung nagtitinda ng mga hotdog at saka mga french fries. Ayan, mga prosim ko din yan. Okay, so hopefully na mabisit nyo po ang ating market. Yan lang po, and thank you for watching guys. Bye for now!